Nag-triple na ngayon ang bilang ng mga pasyenteng naputukan sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center kumpara sa nakalipas ng 4 na taon. Karamihan sa mga biktima na damay lang at hindi pa ang mismong nagsindi ng paputok. At live mula sa JRRMMC, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, anong latest dyan? Julius, mula bisperas ng bagong taon kahapon hanggang ngayong araw, umabot na sa 6 na po ang biktima ng paputok na isinugo dito sa ospital. Ayon sa pamunuan ng Jose Reyes, mas marami ang nabiktima ng paputok ngayong taon kumpara sa pinagsama-samang bilang noong 2019 hanggang 2022. Halos malapnos ang mga braso at puro sugat sa mga paa. Yan ang sinapit ng isang binatilyo sa tondo matapos maputukan kaninang madaling araw. Kwento ng lola ng biktima, nagwawalis na mga inipong paputok ang bata nang bigla itong sumabok. Tatlo po sila. Ngayon po, itong isang bata, habang nakaipon po yung ano, pinapaypayan niya po yung kalat hanggang po sa sumabog. Ang ganyang mga eksena ng naputukan, medyo dumarami raw ngayong taon. Base sa datos ng JRRMMC, nasa 6 na po na ang isinugod sa kanila simula kagabi, December 31 hanggang kaninang umaga. Triple na yan kumpara sa pinagsamang kaso ng mga naputukan mula 2019 hanggang 2022. Mas marami na po kasi nagpapaputok, mas available na rin po kasi yung fireworks. Ang mas nakakabahala, hindi lahat ng biktima ang mismong nagpaputok. Karamihan pa sa mga nasugatan ay nadali na mga ipinagbabawal na paputok gaya ng 5-star, pla-pla, piccolo at goodbye Philippines. Hindi po sila yung nagsindi nung paputok, parang natalsikat po sila ng paputok or pinulot po yung active na paputok. May apat na po kaming pasyente na napasok na po sa operating room para maputulan po or mabakalan. Julius, maliban doon sa 4 na sumailalim sa operasyon, ay nakauwi naman na yung majority sa mga isinugod simula kahapon hanggang kaninang umaga. Mananatili namang naka-alerto ang ospital hanggang January 5 sa mga posible pang mabiktima ng paputok. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.